Mr. President! Ako po, dito po rin tayo sa akin. Dito po, dito. Dali! Sigurado ka bang alis naman na tili kami sa inyo? Huwag na ho yung isipin. Ang importante si Presidente Hidalgo. Dali, dali! Dali! Baka may makikita ba sa atin? Tara! Bilisan mo po! Dito po, dali! Mr. President, Mr. President, konting tiis lang po. Kapit lang po, Mr. President. Mr. President, pasensya na po kayo sa niluto namin. Hindi po namin alam na sasama ang inyong katawan. Wala kayong kasalanan. Ginawa niyo lang ang nararapat para mabuhay tayong lahat. Ito lang po yung mga nakita ko. Pero anong gamot dito para kay Mr. President? Naku, pasensya ka na. Hindi ko alam kung para saan talaga yung mga gamot na yan eh. Mr. President, mukhang kailangan na po namin kayo dalhin sa ospital. Hindi pwede. Malalaman ang lahat kung ano nangyari sa akin. Matutuntun tayo ng mga tawa ni Lee at ni Renato. Tubig. Tubig! Tumawa po ako ng tubig. Para mawala ito sa katawan ko. Ambo, Elizabeth, kung ano man mangyari sa akin, ipangako niyo. Kailangan niyo mahanap si Cardo. Ano po? Hindi po, Mr. President! Sabay-sabay po tayong pupunta sa kanya! Mr. President, huwag po kayo magsasalita ng ganyan! Ako yung tubig. Sandali lang ah. Titignan ko lang kung nandiyan na si Lolo. Sandali! Ayos lang ba? Hindi magagalit ang Lolo mo na nandito kami sa loob ng bahay niyo? Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala sa kanya. Mas kailangan ng tulong ng Presidente ngayon. Teka lang. Mr. President, lumabas lang po si Paing para humingi ng tulong. Kapit lang po! Pain. Tulungan niyo akong alingin si... Kabila, Greg. Nangat na yan. Mabuti na yan. Marami tayong huli ngayon. Oo nga. Sana palaging ganito ka, Bastian. Sana nga. Ano nangyari sa'yo? No, kailangan ng tulong ni Mr. President. Halika na. Hindi ko alam kung ano pinakain yung sapo ko. Kaya niya kayo tinutulungan. Lo. Tumahimik ka. Lo, tingnan niyo. Hirap na hirap na po si President Hidalgo. Kabastyan, gumaling lang po si Mr. President. Alis din po kami dito. Opo. Tulungan lang po ninyo siyang gumaling. Lo, papabayaan lang po ba natin siya? Hayaan lang po ba natin na lumala yung sakit niya? Hindi naman po tayo ganong klaseng tao, di ba? Magpakulong ka ng tubig. Lagyan mo ng asukal at asin. Sige po. Mr. President, kumusta po yung pakiramdam nyo? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Mas natitiis ko na ang sakit ang tiyan. Sabi po pala ni Lolo, hindi raw po pwedeng mawala ng tubig sa katawan si Mr. President. Naku, maraming salamat sa paalaala, Paeng. Paeng, maraming salamat ha. Nakumbinsin mo yung Lolo mo na panatilihin kami dito. Hulog ka ng langit. God! Wala yun. Sabi ko naman po sa inyo, mabait siyang si Lolo. Hindi niya po hayaan na may mangyaring masama sa ibang tao. Ah, sige. Palitan ko lang yung tubig, ha? Akin na aling Elizabeth. Kabastyan, maraming salamat po talaga dun sa tulong niyo, ha? Tatanawin po namin tung isang malaking utang na loob. Kung ano man po ang nagawang mali ni Mr. President, sigurado naman po kung hindi niya ito makakalimutan. Kaya nga po siya bumalik dito sa San Andres para itama ang mali. Sige po. Maraming salamat po.